ang napakaliit na isla sa dulong norte ng Batanes ay may mga mahahalagang ginampanan sa buong mundo. Dahil ang Batanes ang naging lagusan ng mga sinaunang mandalakbay galing sa mga baybaying komunidad ng Taiwan at dumaong sa kuweba ng turungan sa isla ng Itbayat noong 4,000 taon mula sa kasalukuyan. Mula dito, nabuhay ang Austronesian migration na umabot hanggang sa Madagascar. Ang mga mandalakbay na naiwan dito sa Batanes ang mga kasalukuyang mga Ivatan na sa mahabang panahon ay binaybay ang mga mayamang karagatan sa paligid ng kanilang lupang ninuno. Kilala ang isla ng Batanes na may marahas na mga karagatan at panahon. Ngunit likas sa mga Ivatan ang pagiging mapagmanman at ang kakayahang unawain ng kanilang paligid. Inalam rin nila ang mga lamang dagat na maaaring anihin ng ayon sa lagay ng panahon. Isa na dito ang tradisyon ng Kapataw. Bawat taon, ang mga isdang dorado ay dumadaan sa bandang karagatang Pasipiko ng Batanes sa kanilang taunang paglangoy at paglipat paikot sa mundo. Sila ay napapadaan sa isla ng Batanes sa mga kalagitnaan ng Pebrero hanggang sa huling bahagi ng Mayo. Sa panahong ito, sinasamantala ng mga mangingisdang Ivatan na manghuli ng sapat na isda na iimbakin sa pamamagitan ng pagdaing upang may makakain sa panahong masungit na ang panahon. Kasabay ng pagdaloy ng agos na nagdadala ng mga dorado sa Batanes ay ang pagkabuhay ng isang komunidad ng mga mangingisda kasama ng mga iba pang suportang sistema. Sinasalubong ang pagdating ng mga dorado sa pamamagitan ng isang ritual na kung tawagin ay kapayvanuvanua. Ang kapayvanuvanua ay ang paglilinis ng lagusan sa palabas at papasok ng bahura kung saan ginaganap ang pangingisda. Ito ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pag-alay ng hayop bilang pampalubag-loob sa mga diwa na pinaniniwala ang nakatira sa vanua o lagusan. Maliban sa pampalubag ng loob sa mga diwa, ang ritual ay isa ding paghiling sa mga diwa na masaganang huli at ligtas na pangingisda sa karagatan. Ang salamangkero ng puok ang siyang nakikipag-ugnayan sa mga diwa. Binabasa ang kapalaran ng mga mangingisda at ng magiging kalagayan ng kanilang huli sa pagbasa ng lihim ng mga kahulugan ng mga ugat ng atay ng isang hayop. Nakakamanghang isipin na sa bawat piraso ng dorado na nahuhuli ay may nakasalalay na ibang mga tao na kasabi sa suporta ng sistema. May mahigit pa sa 5 katao ang kasabi sa suporta ng sistema ng Kapataw maliban pa sa mismong mangingisda. Ang mamidberen ay ang punong abala sa paghuli ng hipon na siyang ginagamit na pain naman ng mga flying fish na siya namang ginagamit na pain sa dorado. Mahalaga na naiiwang buhay ang flying fish bilang pain naman sa dorado. Dahil likas nga ang pagiging malikhay ng mga Ivatan, ang mga Mataw ay lumikha ng yuyus. Ang yuyus ay isang tradisyonal na kawit ngunit ang anyo ay pahaba. Ang yuyus ay yari sa mga pinatulis na mga buto o kaya ay mga matitibay na piraso ng kahoy. Dito itinatali ang mga hipon. At pag nalunok ng flying fish ang yuyus, biglang hihilahin ito upang masiguro na nakabalagbag ang yuyus sa bandang hasang ng isda. Manghana ang tawag sa punong abala sa pagsisiguro na ang Mataw ay may sapat na panustos ng asin upang ang lahat ng huli nito ay maiproseso at maiimbak na maigi
para sa tamang panahon ng pamimigay ng kaukulang bahagi sa bawat miyembro. Mamiskiliya naman ang tawag sa taong, ang papel ay bayaran ng buwis ng Mataw sa buong panahon ng pangingisda niya. Dahil sa ang Mataw ay palagi ang nasa laot, praktikal na may katuwang din siya sa kanyang bukid. Dito papasok ang kahalagahan ng umhakaw. Ang umhakaw ang punong abala sa lahat ng mga trabahong bukid, katulad ng pangangalaga ng mga taniman ng kamote, ube at tugi. Kasama na rin dito ang pangangalaga ng mga alagang hayop katulad ng baka o kalabaw. Marami pang ibang sistemang suporta ang maaaring umusbong sa panahon ng kapataw na naaayon sa pangangailangan ng isang Mataw. Nakakamanghang isipin na mula sa pagpalaot hanggang sa pagdaong muli ng Mataw ay nakasalalay sa komunidad nito ang bawat kilos. Ang mga bata at kamag-anakan ay sumasalubong sa pampang, hindi lamang para alamin kung may huli, kundi para tulungan sa pag-ahon ng bangka ang Mataw. Ang huling isda ay madahang inihahanda ng Mataw gamit ang kaalamang na ituro pa ng mga ninuno. Hinihiwa ang dorado sa dalawang parte na kung saan ang malamang bahagi ay ginagayat at inihihiwalay sa gulugod ng dorado. Ang malamang parte ay maselang nililinis at nininipisan sa pamamagitan ng pagtapyas ng laman kung kinakailangan. Tinatanggal ang gitnang bahagi ng mapulang karne ng dorado upang mas mapabilis ang pagsipsip ng asin at mapadali ang pagtuyo. Higit sa lahat, ang pagpapanipis ng karne ng itutuyong dorado ay makakatulong para maiwasan ang pagdapo ng mga langaw. Matapos na gawin ng pinpin, ang isda ay minamarina sa asin na mahigit isang oras bago ito tuluyang ilabas at patuyuan sa arawan.
pagsapit ng hapon, ito ay dinadala sa silid pausukan ng bahay na nagsisilbi rin silid lutuan at imbakan ng pamilya. Mainam ang pagpapausok sa bawat pawpaw kada hapon dahil nakakatulong ito sa pagbigil ng pag-atake ng mga langaw at nakakadagdag sa lasa ng pinpin. Ang lahat ng mga natitira pang parte ng dorado, katulad ng mga buto-buto, ay maingat na hinahati-hati sa mga kasapi ng sistemang suporta. At ang kung anuman ang naiwan ay masayang inihahain sa mga taong dumalaw sa bahay ng Mataw. Sa pagtatapos ng panahon ng pangingisda ng dorado, muli na namang magtitipon ang mga sistemang suporta at ang iba pang miyembro ng komunidad upang ipagdiwang ang kapayatay. Kapayatay ay ang paghahati-hati ng lahat ng mga natuyong mga dorado sa lahat ng miyembro ng kapataw, alinsunod sa napagkasunduang hatian ayon sa serbisyong na italaga sa bawat miyembro nito. Sa kasalukuyan, ramdam ng mga Mataw ang patuloy na pagbaba ng bilang ng kanilang mga nahuhuli sa bawat taon. Marahil na itatanong nila minsan kung sapat pa ba ang alay sa mga diwa na nakatira sa lagusan? Panahon na ba para umangkop sa mas modernong pamamaraan ng panghuli ng dorado? Mayamang kultura at buhay komunidad na natutulungan ang dala ng kapataw. Sana nga, walang hangganan at patuloy na linangin ang kulturang kinagisnan at pinagyabong sa paglipas ng panahon. Sana nga, hindi maapektuhan ng mabilis na takbo ng buhay na tutok sa sukatang salapi, ng buhay mapangsalaula sa kalikasan. Ang mga dorado ay lumalangoy paikot ng mundo at sa pagdami ng mga komunidad sa tabing dagat, sa pagdami ng bibig na papakainin, mas nagiging agresibo ang mga mangingisda na dinadaanan ng mga dorado, kung kaya't sa panahon na sila ay dadaan sa pangisdaan ng mga Mataw, maaaring kakaunti na lamang ang matitira para sa kanila. Ang tradisyonal na panghuhuli ng mga dorado ay ang nagsisiguro na may balanse sa pangangailangan ng mga komunidad at kasiguruhan na may muling sisibol na henerasyon ng dorado na magpapatuloy ng taunang paglangoy at paglipat upang sa susunod nilang pagdaan sa mga isla ng Batanes ay muli na namang mabubuhay ang mga komunidad ng Mataw.